Today we are going to propagate the sansevieria. Ang halaman na ito ay pwede sa tubig at saka sa lupa. Pwede din itanim ang dahon nito. Ika-cut lang natin. Mag-cut tayo ng dalawang dahon niya. Mahirap pala mag-cut ng dahon. Ngayon naman, ilalagay. Siguro mga 1 week or 2 weeks mayroon na itong roots. Papalitan niyo ang tubig nito every 1 week para hindi masira yung halaman natin. Ito na. Lalagay natin ito sa magandang paglagyan. Doon natin ilalagay ito. Ngayon naman, kumuha na tayo ng iba pang lalagyan natin ito ng maliliit na sansevieria. Katulad ito. Ang sansevieria na ito ay hindi na lumalaki. Ito lang siya. Hindi na siya lumalaki. O, may yellow pa tayo dito. Hindi na siya lumalaki. Katulad nito, hindi na siya lumalaki. Ito din. Ganyan lang siya. Ganyan lang siya kaliit. Ito din. At saka ito. So, ito, ilalagay natin dito. I-arrange natin para magandang tingnan. So, pinili ko yung tatlong klase ng sansevieria natin. Tubig lang din ang ilalagay natin. Yung pagkalagay. So, ito na. Ilalagay ko ito mamaya sa aming magandang tingnan, yung center table namin. So, ngayon naman, magtatanim naman tayo ng sansevieria sa lupa. Bungkalin muna natin yung lupa. Kumuha lang tayo ng isang sansevieria dito. Ingatan mo sa pagkuha para hindi masira yung ibang sansevieria. Na. Ang nakuha natin mula dito. So, kukunin muna natin yung roots niya. Yung maliliit na roots. Kailangan hanggang sa ilalim ano niya, yung roots niya para hindi siya ano masira pag nano ng mga ibang hayop, nano ng aso ninyo.
So ito na, mayroon na tayong San Sibuya sa ating lupa. At saka mayroon na din tayong San Sibuya sa ating Florera. Tingnan ninyo ang ating mga San Sibuya. Magandang tingnan.